Hindi ko alam kung upload ko itong video na ito, no? Parang wala naman nata tayong matutunan dito. Huwag na lang. Thank you, sir. Alright, so yun, natapos na tayo mag-withdraw, guys, and yun nga, pauwi na tayo, pero may dadaan naman tayo kasi may mapaayos tayo yung relo. At the same time, hindi deposit naman tayo, ganun lang, guys. Kailangan pinapaikot lang natin yung pera, withdraw sa iba, deposit sa iba, withdraw sa iba, deposit sa iba, ganun lang. Kailangan alam mo kung paano mo lalaruin yung pera mo. Kasi pag hindi mo pinaikot ang pera, pera ang magpapaikot sa iyo. Natutunan ko yan, guys, nung nag-resign ako. Bago ako mag-resign, malaki yung gastos na kailangan namin para sa kasal. So hindi ako nagtipid, kumbaga, sige, go! Kasusin natin to or i-achieve natin yung ganitong money. Tapos nagtaka na lang kami. Ang tagal na kasi namin nag-work. Actually, for almost 12 years or 13 years na kaming employed, hindi pa namin nare-reach yung ganung pera. Hindi pa kami nakakahawak. 700,000 lang yan, guys, yung pinangkasal namin. Pero yun nga, hindi pa kami nakakahawak ng ganung kalaking pera, or hindi namin na lubos maisip na nakaipon kami ng ganun in 12 years na naging empleyado kami, no, ni wife, that girlfriend ko before, pero wife ko na siya ngayon. Pero dati nung nag-start pa lang kami, syempre hindi naman namin masisi na ano, na kasi wala pa sa isip namin yung mag-ipon or travel pa kami ng travel, nag-enjoy. Pero hindi eh, kahit i-compute mo ulit, hindi pa rin talaga aabot. Tapos ito na, pass forward, nung ikakasal na kami, kailangan namin ganun kalaking pera, diba? So bukod doon wala kami sasakyan pa noon, kasi nga nagastos nung nabenta ko yung sasakyan ko, yung Honda Jazz na white, nabenta ko siya kasi nga kailangan namin mag-put up ng business dahil nag-resign ako eh. So wala kami sasakyan. Pero bago kami ikasal, nakabili ako ng Montero Sports, which is that time nabili ko ata ng 540,000. At the same time, na-compensate or nagkaroon kami ng fund para sa kasal na 700,000. So most likely, kinita namin in less than a year, kumita kami ng 1.2 on top of our expenses, ha. Hindi kami nagtipid noon. I mean, hindi naman kami gastador noon, pero hindi kami yung para lang makaipon noon eh. Hindi kakain, hindi ganoon, normal lang. Kaya doon ko na pagtanto yon, na kailangan pala paiikutin mo yung pera. Kasi in 12 years, yung pera ang nagpapaikot sa amin. Na-analyze ko lang siya na parang kasi kailangan mong kumita eh. Kailangan mo mag-work. Ano nangyayari? Yung oras mo na nauubos sa 8 hours, tapos pahinga, biyahe. Diba? Oo, meron kang regular na kita, pero iba. Nung natutunan ko kung paano kumita ng pera sa negosyo o paano paikot ng pera, grabe. Yung isa o dalawang taon, actually yung limang taon na kinikita ko nung employed ako, ayaw ko palang kitain ng isang buwan lang. Ganun, guys, hindi ako nag-ibiro, isang buwan lang. So kung paano yon, syempre medyo technical yon, hindi ko basta-basta matuturo sa inyo kasi hindi naman lahat na iintindihan yon kung paano talaga, no. Pero yun yung point na sinasabi ko, no. Dito na tayo, papayos lang tayo na sana bukas yung watch repair. Ay, bukas tara, paayos tayo saglit. Talaga saan kaya pwede mag-park? Pwede ba dito? Doon na lang, dito na tayo mag-park, katabi natin to. Pwede siguro dito saglit lang naman, paayos lang tayo ng relo. Okay, ayan. Uh-huh.
Pero yun nga guys, no. Tapos na yung mga gawain araw ngayon. Nakapag-withdraw tayo, nakapag-payos ng relo, tapos nakapag-deposit. Sa gitna oras lang yun guys. So laking bagay talaga na may motor tayo. And malalapit lang naman din sa bahay yung mga pinuntahan natin. So yun guys, pauwi na tayo. And hopefully may napulot kayo dito sa video ko. May napulot kayo magandang asal o magandang aral, no? Hindi ko alam kung may magandang aral ba kayo matututunan dito. Pero mukhang wala eh. Wala masyadong ganap ngayon eh. Pero okay lang. For ano lang. For documentation purpose lang naman guys. Hindi ko alam kung upload ko itong video na to, no? Parang wala naman nata tayo matutunan dito. Huwag na lang.